Aral sa larangan ng siyensya, tutuklasin sa What's Up, Doc? With Dr. Luisa. Posible lang makapag-opera sa mga pasyenteng milya-milyang layo ayon sa presidente ng Royal Society of Medicine na si Professor Roger Kirby. Kinikilala ng NASA at US military ang potensyal na paggamit ng robot sa pag-oopera dahil mayroon na silang ginawang version nito noong pang early 1990s, kung saan nakakapag-opera ang surgeons kahit pa malayo ang pasyente. 30 years mula nito, mayroon ng 80 surgical robots na NHS na tumutulong sa surgeons na magsagawa ng operasyon sa higit 15,000 cancer operations kada taon. Mayroon complete control ang surgeon sa robot, at dahil dito, mas mataas ang accuracy ng keyhole surgery. Bilang kapalit, mas mabilis gumagaling ang mga pasyente. Ayon pa kay Professor Kirby, nabibigyan ng amazing vision, precision at control ang surgeon na gumagawa ng operasyon kumpara sa traditional instruments and procedures. Dahil na rin ito sa extraordinary magnification at amazing dexterity na kayang ibigay ng isang robot. Para na rin ani ang sariling kamay ng surgeon ang ginagamit sa operasyon. Habang isinasagawa ang pag-oopera sa pamamagitan ng isang robot, uupo ang isang surgeon sa upuan at ilalagay ang ulo sa viewfinder na may 3D binocular view at 10 times magnification. Gamit ang fingertip controls, makakapag-opera na ito gamit ang multiple robotic arms na may maliliit na articulated wrists na pwedeng pumasok sa loob ng katawan ng pasyente para sa dissecting at suturing. Precise rin ang instrumento at sinisiguradong width of a hair ang pagitan ng tahi. Sa United Kingdom, karamihan sa mga surgeons na gumagamit ng robot ay yung mga nag-specialize sa urology. Required ang surgeons na nais gumamit ng robot sa pag-opera na mag-training. Sasabak din sila sa simulations na makakatulong sa bagong skills at procedures. Ngayon, posible lang magsagawa ng operasyon ng surgeon kahit di niya hawakan ng pasyente o kahit nasa ibang kwarto, town o bansa pa siya.